Lumipas na ang magdamag, madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Bumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Bagong maganda po hanan yung bahagi na yun dahil nandun yung sagisag ng pag-ulat. Sali po, pasa na kaya. Opo, may kanina yung signal pasensya na. So everyone, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa inyong second stop dito sa ating Malacañang Heritage Tours. Galing po kayo kanina sa Bahay Ugnayan kung saan inilaan yun para sa ating kasalukuyang Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. At ito naman pong susunod yung destinasyon na may pangalan Teus Manson ay nakalaan para sa ating mga former presidents. So ito pong Teus Manson ay pinagawa ng isang Kastila, Valentin Teus ang kanyang pangalan, na pumunta sa ating bansa sa edad na 15 years old. Gusto niya talagang subukan ang kanyang kapalaran dito sa ating bansa. Gusto niyang magnegosyo. In a few years, siya po'y nakabili ng distilleria sa Hangonoy, Bulacan, na lumago ng lumago, lumaki ng lumaki, at ngayon, yun na po ang naging Tanduay Distillery. So Valentin Teus created this house noong 1890s para sa kanyang pamilya. Dati po silang nakatira sa Binondo, Manila. Nais ko pong ipakita ang larawan ng mga Teus. So ito po ang Teus family, si Don Valentin Teus, ang kanyang asawa si Dolores Menendez Valdez de Corneliana. Apat po ang kanilang naging anak pero namatay sa pagkabata yung panganay, kaya tatlo lang po ang nakikita nyo dito. Si Concepcion, si Dolores, at Valentin III.
Mula po sa Binondo, sinorpresa ni Valentina ang kanyang asawa ng isang espesyal na regalo at ito na po yung regalo niya. Ang higanting mansyon. Lumipat po sila dito ng 1890s. More than 17 rooms ang laman ng bahay na ito. Ngunit eventually namatay po si Valentin Teos na mana po ng kanyang anak na babae na panganay si Concepcion ang bahay na ito. Pero after niyang graduate ng high school sa Pilipinas, doon na nagkuleyo sa Espanya at doon na natili si Concepcion. Meron lang po siyang isang tagapangalaga dito sa Teos Mansion. Pero sa tinagal ng panahon, marami na pong nasira. Bumagsak na ang maraming kisame at yung attic po ng Teos Mansion naging bahay pa ng maraming paniki. Kaya noong 1974, Concepcion decided to sell the whole property to First Lady Imelda Marcos. So siya po ang bumili nito, pinaayos, pinaganda, dahil ito na po ang magiging guest house sa mga bisita niya sa Malacañang. At sa kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, pinaayos muli, pinatatag ang mga pundasyon upang mailagay ang mga memorabilia ng ating mga former presidents. Kung nakapunta na po kayo dati sa ating Presidential Museum, yun po ay sa Kalayaan Hall, magiging pamilyar po sa inyo ang mga gamit na makikita nyo ngayong umaga. So welcome po sa Teos Mansion, ang bagong tahanan ng Presidential Galleries. Dito po sa unang kwarto, andito ang mga simbolo ng ating Pangulo. Nandyan ang ating watawa, ang ating presidential flag, at sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas ay nandun sa gitna, sa bandang itaas. Madalas niyo pong nakikita ito pag may tulog pating binibigay ang ating mga Pangulo, nasa likuran nila. Nandito po nakalista ang mga kwalifikasyon natin ngayon sa ating konstitusyon kung paano ka maging Pangulo ng Pilipinas. Napakasimple lang naman actually ng limang yun. Dapat ikaw ay natural born Filipino. Dapat at least 40 years old. Sa historical yung kanyang ano, di ba? Very historical. Malinaw ba? Diyos ko. Kinakabahan ako dito sa ano, sa signal. Sa loob po, wala talagang signal. Dali po. Sa lang, guys. Kasa po meron. Para hindi mo wala yung ating signal. So, ayan na lang. Pero hindi ko tayo makakaya. So, ang mga hindi natin po yung natin.